Good morning! Kamusta po mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan? Gusto ko pong i-share sa inyo yung dating buhay ko na showbiz. Opo, kung alam niyo po. At doon po ako nakakilala sa Panginoon sa yugto ng buhay ko na yun, ang showbiz. Opo, malalaman niyo po maya kung anong ibig ko kahulugan ng showbiz. Ano po. Baka iniisip niyo yung mga pelikula, ano. Mukha bang artista? Malayo, ano? Gusto ko pong i-share ito dahil marami po sa ating mga kaibigan hanggang sa ngayon, kababayan natin, kahit sa anong status sila ng buhay ay lugmok sa tinatawag na mga bisyo. Opo, maraming klase ng bisyo eh. So, I will be mentioning some vices na kung saan ay hindi siya nakakabuti. Hindi siya nakakatulong sa tao. Pero meron akong babanggitin na bisyo na kung saan ay parang naging trabaho, na kung saan ay tingin natin nagbibigay ng profit sa bisyong ito. Halimbawa, ang una-unang babanggitin kong bisyo ay yung paglalasing. Ayan, so yung paglalasing po ay isang napakarampant kahit sa ang sulok ng Pilipinas ay nakikita po natin ito. Sa mayaman man o sa mahihirap na lokalidad o community ay makikita mo talaga itong paglalasing. Opo. At malinaw po ang Bible pagdating sa paglalasing. Opo, hindi po siya talaga kalooban ng Diyos. Actually, sabi sa Bible, ang mga lasinggo ay maka-inherit ng kaharian ng Diyos. Opo, so kung ikaw ay naglalasing, siyempre, pag naglalasing ang tao, kadalasan mayroon ng addiction yan. At yung mga ginagawa kasing alak ay tingin ko dyan, may bin na nilalagay sila kung bakit ang tao ay nahuhumaling. Opo, so ano ang sekreto para mawala po itong paglalasing? Wala naman pong sekreto talaga. At tingin ko, may part kasi ako ay dating ganun. Eh, nag-decide ako na tigilan ko yung paglalasing. Dahil alam ko na hindi nakakabuti sa akin yan. Kung mapapansin nyo, nagiging masaya lang naman tayo pag tayo naglasing at kasama yung ating tropa. Pero pag nagkasakit tayo, wala naman na sila sa ating tabi. Okay, kitang-kita po natin yan. Huwag na natin ibaliwala yung ganon. Pangalawa, yung pagsisigarilyo. Ano po? Hindi naman binanggit sa Bible. Sisigarilyo. We do not need to quote the Bible para malaman lang po natin na ito ay nakakasama. Tanungin na lang po natin ang mga doktor po. Okay, so at kapag nag-i-smoke kasi tayo, ay nalalanghap din yun ng mga kasama natin sa bahay. Opo, so at saka yung sigarilyo mismo, mayroong nakalagay dyan sa pakete niya. Ano? So, tayo na lang po yung mag-analyze. So, siguro kung malinaw naman talaga isip natin, iwasan mo po yun. Okay, so, hindi po nakakabuti tingin ko dyan eh. Ang iba kasi pinaglalaban pa nila yan eh, na yung iba nga, di ba mayroong uri ng paninigarilyo ngayon, yung vape. So, tingin ko para sa akin na ay hindi siya talaga healthy. Opo. So, pangalawa, pangatlo, yung ano po, yung pagdudroga. Ayan. Iyan ay napakasamang gawain na kung saan kinakalaban ito ng ating gobyerno. At marami talagang napapahamak dito. Opo. Ganyan din po ang gawain ko noon. At nagiging trabaho po ito doon sa mga nagbebenta. Opo, pero hindi po talaga siya nakakatulong. Opo. Pera ang hanap, pero ang nasisira po dyan ang utak ng mga gumagamit. Opo. Naging tagagamit din tayo noong araw. Pero dahil sa biyaya ng Diyos tayo na bago. Marami tayong nakikita dyan. Na dahil sa pagmamatigas nila na kapag sila ay sinasabihan ay tinutuloy nila, tingnan mo nandiyan nandiyan sila sa mga lansangan ngayon, natutulog sa mga bangketa, walang damit, nagiging
taong grasa. Marami po sa kanila dyan yung mga matitigas ng ulo nung sinabihan na tigilan na. So yun ang nangyayari sa kanila. Ang nangyayari ngayon, ang naging problema sila ng gobyerno at kanilang pamilya, at nakakaawa nga po silang tingnan. Pero kung titingnan mo talaga, noong sinabihan sila, hindi sila nakikinig. Okay, so pangatlo po yun. Yung pang-apat ay yung pangangalo niya. Pangangalo niya ay naging bisyon po yun ng iba. Ay, kasi naman, hindi makontento sa isa, sa asawa. Ganon din naman yung mga single pa ay nakikipagrelasyon dun sa mayroong pananagutan. Yun ay napaka samang gawain sa mata ng Diyos. At marami sa atin gustong-gustong gawin yan. Opo, marami, maraming taong ganyan. Marami din tayong kilalang ganyan noon pa. At hanggang ngayon, kahit sa mga kilalang tao. Siyempre, lalo na sa showbiz, ano, papalit-palit sila. Hindi naman lahat. Pero hindi po magandang influensya yun sa ating ipulan. Lalo na po, pag tayo ay naniniwala na sa Diyos tayo mananagot pagdating ng araw. Hindi ko po sinasabi ito para magkundina. Kundi ito po ay paalala. At sino pa po bang magpapaalalahanan kung di tayong mga nagmamahalan ng mga Pilipino, ano po. Ito ay payong may pagmamahal po at pag-aalala. Concern po tayo na gusto natin maging maayos ang buhay natin mga Pilipino. Ayan po, at syempre, yung pagnanakaw. Yung pagnanakaw po ay rampant po yan. Corruption, ano po. At yan ay kasalanan sa Diyos. Maging yung pagsisinungaling ay magkapatid ng pagnanakaw at pagsisinungaling. At naging trabaho po yan ngayon, yung pagnanakaw. Katulad ng hold up. Kasama na yung mga pag-kidnap na yan. Ayan po ay mga bisyo. Naging bisyo na trabaho na rin. Ano. So, yan ay hindi nakakabuti. At yun talaga, higit sa lahat. Ultimately, harapin natin yan sa Diyos. At yun hindi po mag-ihinhirit ng kaharian ng Diyos yung ganong klaseng pagbibisyo po. Hindi ko po ito sinishare para magmalinis. Actually, tayo, ako po ay nakatanggap ng din ang biyaya ng Diyos. Dahil natutunan ko po, ayon sa kanyang mga salita, na ito ay hindi nakakabuti sa tao, gusto ko pong ishare. So, ngayon, alam niyo na po na dati po akong taga-showbiz. Ang ibig ko pong sabihin ng showbiz ay bisyo. So, binago ng Panginoon sa biyaya niya. Wala tayong maipagmalaki kundi ang kanyang pagkilos sa buhay natin na hanggang sa ngayon ay patuloy po ito. Hindi pa po tayo perfecto. Next po nating matutunan ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Ayan po. Na-share ko po ito dahil ako po ay Pilipino na nag-aalala sa mga dating taga-showbiz na tulad ko. At sa ating kinabukasan bilang isang bansa. Mabuhay po tayo bilang mga Pilipino. Ingat po tayo. God bless po sa ating lahat.